Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi ba'y paliwanag ang saya pan makakabasa sila, sa tribo. Samahan niyo kami ng mga anak niyo mga araw. Malasakit sa isa't isa. ABS-CBN News, in the service of the Filipino. Walang pag-aaral na kung ibababa mo ang criminal liability ay ma-address nito yung issue ng child delinquency sa Pilipinas. Yun pong pamahalaan natin ay nagta-target ng 1.1 million na trabaho. Kahit hindi nalalo, parang nag-champion na rin dahil marami nakapresyado. Radyo Express Balita! Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Panrehiyong preskon, isinasagawa. Sa ibang balita naman, dati buong boses. Secretary General Kofi Annan, pumanaw na. Dumadagundong na sound effects. DYRS 574. Matagumpay na isinaunin. At malinis at klarong pagbabalita. At tatlong kampana ng balanghiga noong Martes. Akalain mong mga veterano sila sa industriya. Pero ang mga nasa likod ng mga boses na ito, estudyante pa pala. Sila'y mga senior high school students ng Eastern Samar Comprehensive High School. Kung pinakikinggan ko lang at hindi ko pinanood, at kung hindi ko alam na high school student sila, akala ko talaga professional broadcast eh. Kasi mismo yung mga stinger, yung scoring, tapos ang nakakatawa doon, live pa pala pati yung station ID jingle nila. Doon ako natuwa eh. Pati pala yun, live sila mismo gumagawa. Nakakabilib eh. Sa aking pag-estima, pwedeng-pwede nang gamitin sa DZMM eh. Sila nga ay sikat ngayon matapos mag-viral ang kanilang video habang nagpa-practice para sa radio broadcasting competition para sa Regional Schools Press Conference. Hindi namin iniisip talaga na magba-viral kasi practice lang yun. Nag-viral ba to? Ako ba to? Like, hindi ko na-expect. Sila ay na-olats man sa nasabing patimpalak pero feeling proud pa rin sila sa nangyari. Kahit hindi nalalo, parang nag-champion na rin dahil nga, naging viral at marami naka-appreciate. Sa ngayon po, ang kursong journalism at broadcasting ay nagiging patok na rin sa mga estudyante. Hindi man po ito tituladong trabaho, pero ang karanasan po at mga pagsubok na iyong tatahakin para maatim ang tagumpay sa larangang ito ay nagbibigay po ng iba yung excitement sa mga estudyante. Kasi that's always been my passion and it always been my dream and my goal. Natutunan po natin iba't ibang bagay through writing. Nakita ko po talaga yung sarili ko na nagko-cover ng mga games. Nakakainganyo na maging part ng media at mag-cover ng kung anong mga issue ba ang nangyayari sa ating lipunan. Kaya nga sa K-12 program ngayon ng Department of Education ay meron ng media strand sa senior high. So ang mga bata ay ginagawa namin silang disiplinado in terms of in writing as well as in talking or speaking with one another. Binibigyan namin sila ng expression ng kanilang sarili upang maipahayag nila kung ano man yung kanilang nasa loobin. Bukod sa mga leksyon sa classroom, nandyan din ang iba't ibang mga extracurricular activities na maaaring lahukan ng mga estudyante. Gaya ng pagpapatakbo ng sariling school newspaper. Nagtitrain sila in running the school paper, in writing, at saka importante, basically even grammar. Equally important, of course, are the ethical aspects of journalism. Ipinaglalaban din ito sa taunang DepEd Schools Press Conference para sa mga pampubliko at pribadong elementary at high school. It was considered important to train the students how to communicate, to express themselves in English. And it became a prestigious event, national. So by the 1950s, a law was really passed on the National Press Conference, making it mandatory. Alinsunod nga sa Republic Act No. 7079 o mas kilala bilang Campus Journalism Act of 1991, muling nagtipon-tipon sa Lingayen, Pangasinan ang nasa 300 mga mag-aaral mula sa iba't ibang panig ng ating bansa para sa 2019 edition ng National Schools Press Conference. Mayroong series of provincial, regional, bago darating sa national. So it's a continuing effort.
iba't ibang kategorya ang paglalabanan mula sa individual at group category sa wikang Ingles at Filipino. Our judges are actually a mixture of academe and media practitioners. The quality of these works are actually time-bound. But I would not say that they are not comparable to what is being written in the newspaper. Kaya naman, todo ang preparasyon ng mga teachers para sa kanilang mga pambato. Tulad ni Ma'am Ria Cabangal ng Dadiangas West Elementary School ng General Santos City. One-on-one po kami, ma'am. Every after classes at saka minsan nagsasacrifice pa kami ng Saturday, Sunday para sa training and mga techniques pa na naka-help sa kanila. Paano i-organize yung mga sentences nila into paragraphs to make it better. Lumuwas naman ang buong pamilya Prieto ng Davao para suportahan ang kanilang anak na si Jessica Sandy Prieto na lalaban sa editorial writing sa Filipino. I help her prepare for the contest. I help her do the research about the topics that she needs to write about. Pangako nila sa kanilang anak kung mananalo ito ay dadalhin nila sa South Korea bilang premyo. I always advise her to learn and have fun every time, but no pressure at all. Pero meron ding mga kumakatawan sa mga paaralan na talagang dumaan pa sa butas ng karayong ika nga bago makarating sa Pangasinan. Wala raw kasing pondo ang eskwelahan nila Ma'am Jasmine para makalipad sila mula Borongan sa Eastern Samar. Yun talagang problema namin, yung financial. Gumawa ako ng solicitations. Pinamigay namin bawat bahay doon sa community namin, tsaka doon sa LGU. Sa tuwa naman namin, nabigyan kami ni Congressman. Parang na-pressure din ako. Nung naririnig ko yung mga bata sa ibang region, mga English speaking na, paano yung amin? Waray na waray. Kahit solo flight, masaya ang grade 6 student na si Fiona Bianca Velasco dahil ito'y nakatuntong sa national level ng kompetisyon. Imbis na cartoons, ang panonood ng balita ang nakahiligan ni Fiona. Pinanood po ako ng mga news like TV Patrol, tapos mga influencer, mga speakers. Pukusa lang po ako nanonood ng TV. Pipersigil po ako nun maging popular. Wala mang premyong salapi sa kompetisyon, ang maiuwi ang medalya at trofeo sa kanilang paaralan ay sapat na raw sa mga estudyante at gurong nagsasakripisyo. It's very competitive, pero what they remember of course are the friends that they make and the skills that they learn. Kasi there are also training sessions, like contests, at saka makukumpare mo yung standing ng school mo with the rest of the other schools. Magandang araw, training ground, ang NSPC. Panahon pa ng pananakop ng hapon. Dahil ang ABS-CBN News reporter na si Jackie Panabat dito rin nagsimula. Mas naging mahalaga siguro na natutunan ko yung kung paano makipag-ugnayan sa tao, kung paano makipaghalubilo, makipag-compete. Para po naman sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o KBP, mahalaga na sa murang edad pa lamang ay nahahasa na ang kakayanan sa responsable pamamahayag. Anyone can be a broadcaster as long as you have the passion, pagkakaroon ng prinsipyo, yun namang NSPC. Malaking bagay yun para magkaroon sila ng taste kung ano yung industriya natin, kung balang araw ba gusto nilang pumasok dito. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, hindi man nila namomonitor ang mga batang tumutuloy bilang mga mamamahayag. Siya'y umaasang malayo ang mararating sa TV, radio at print industry ng mga produkto ng NSPC. Magandang papasok ang mga media institutions dito. The way sports institutions, schools and universities, the really big schools are Olympic committees go to our palarong pambansa. Pagka-interesan itong national contest na ito na mag-aral to pursue journalism. Broadcasting live from Blangheim, Pangasinan. This is DYGD. Para kay Fiona, pagbubutihin nila ang kanilang ginagawa ngayon para maging magaling na mamamahayag pagdating ng panahon. Chaser din lang po. Okay lang po kung matalo o manalo. Basta you learn from failure than success lang. Gawin yung inspirasyon yung mga dating journalist pa kahit nung EDSA revolution pa lang. Gawin nyo silang inspirasyon na kayo ang magiging boses ng kinabukasan. Never give up on your dreams.
subukan mo lahat ng avenues na pwedeng ibigay sa iyo, na magbubuka sa iyo, para ma-practice mo yung mga talents mo. For the headlines! Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako si Ralph Alcunaba. At ako naman si Mel Bebita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang araw!